What's up guys? Magandang umaga. Dito naman tayo sa isang panibagong bus vlog mula Carmen papuntang Santo Tomas on board Bachelor Express 4749. So, late post lang ito guys. So, nandito ako ngayon sa Carmen Integrated Terminal sa Carmen Davao del Norte. Pasakay po tayo ng Bachelor papunta ng Santo Tomas. So, para sa inyong kaalaman lang guys, wala pong ibang bus na bumabiyahe po mula Carmen papuntang Santo Tomas or Davao to Santo Tomas route. Bachelor Express lang po ang pumapasada lang po dyan. Bakit? Ikukwento ko po sa inyo yan sa video na ito. So after tayo nagpa-checking sa controller, palabas na po tayo ng Carmen Integrated Terminal. So dati guys, nung namulat akong bumiyay, sumama pa ako sa father ko, punta-punta kami ng Tagum from Davao. Dumadaan kami dito guys, 2 piso lang yung binabayad ng conductor as terminal fee. At saka, hindi nga matawag terminal eh, ticket booth lang yun noon guys eh. So ngayon, at least terminal na siya. Dati kalsada siya, tapos nilagyan ng bubong. Tapos yun, terminal na po yun guys. So nandun na rin yung palengke ng Carmen. So parang pinaka downtown po nila yan guys. So shout out sa ating mga kaibigan at saka mga followers natin dyan sa Carmen, Davao del Norte. So paliko tayo dito sa Ising Junction. Ito nga pala guys yung World War II monument, kasi nagkaroon ng battle dyan noon. Mga sundalong Amerikano, Pilipino versus mga Hapon. So ayan, mayroon pang canyon dyan guys eh. So I think madugo yata yung laban nila dyan guys. So yan yung Ising Monument at saka Crossing Ising. So nandito na tayo ngayon sa Carmen to Dapicol Road. So guys, ito guys ha, nakikita ninyo sa video, 4 lanes. Pero dati, maniwala kayo o sa hindi, yung kalsada yan noon, 90s, rough road po yan guys. Kasi kukunti lang po talaga ang dumadaan dyan guys. Kasi ang talagang daanan talaga noon is doon sa Panabo, yung may crossing papuntang Pantalan, yung Dapco Road na tinatawag. So yun yung pinaka-shortcutan, mas madali doon guys. Pero ito kasi, dahil marami tayong commuters dyan na mananakay, mula Dapicol, Magsaysay, Alihal, New Camiling, hanggang Poblacion Carmen. So dito talaga dumadaan yung mga bus guys. So eto, a little caution lang guys ha. Pag umaga nakikita ninyo, biglang nagna-narrow down into 2 lanes. Pero pag gabi, baka hindi nyo makita guys, mabulaga kayo. So ingat-ingat po tayo sa pagmaneho natin guys. Always our eyes focus on the road, hindi sa cellphone guys ha. Kasi mahirap na, baka makahalik kayo ng puno dyan or mahulog tayo sa kanal, ano? So ito guys, straight lang ito guys, papunta ng Dapicol or Davao Penal Colony. So yan nga pala yung pinakamalaking kulungan or detention facility sa buong, I think, Davao region yata or ano, partly buong Mindanao na rin. Kasi yung may mga sentensya na mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, depende sa gravity ng kanilang sentence, dyan pinapalagay. So dito na po tayo ngayon sa Barangay New Camiling. So shout out po dyan sa ating mga ano dyan, taga Barangay New Camiling sa Carmen, Davao del Norte. At least ngayon guys, itong kalsada na ito nag-improve na, no? From a rough road, tapos cemented road, 2 lanes nga lang, ngayon 4 lanes na. Ang laki ng improvement. Lalo na siguro pag nabuo yan guys. Nako, marami na po sigurong sasakyan at saka development. Ganyan kasi yan guys eh, pag nalalapad yung kalsada, marami ang ano dyan, maraming establishment na naman ang gagapang. So dito naman po tayo sa Barangay Alihal Carmen. Kahit ako nalito ako dyan guys eh. Kasi meron ding Alihal doon sa may Dapco Road. Ewan ko kung karugtong niya ito dito. So ayan, may dinaanan kaming Catholic na simbahan. And then ito na naman, mag-e-end na naman yung 4 lanes. Balik na naman sa 2 lanes. So siguro guys, ayan, shout out nga pala kay Miss Jean Gray ng konduktora ng Bachelor Express 4846.
Diyan sana ako sasakay, kaso hindi ko lang makukuha yung schedule nila guys eh. So ayan, may mga portions talaga na bigla na naman mag 2 lanes, bigla na naman mag 4 lanes. Ayan, balik na naman tayo sa 2 lanes. So, ano lang, ingat-ingat lang talaga sa pagmaneho guys. Under construction pa talaga itong kalsada na ito, nagagawin talagang 4 lanes ano. So, nandito tayo ngayon guys sa Barangay Magsaysay, sa Carmen, Davao del Norte. So, shout out nga pala kay sa kaibigan natin, si Harry Optina. Dati po siyang conductor ng Bachelor Express, ano? Tapos, nag-level up ng career, gusto maging driver. Nag-drive na rin siya ng LCI bus at saka mga trucking. So, shout out sa kanya. Niyagi ko sa inyo, habay! At tumaan na po tayo sa Dapicol border guys. So technically guys, nandito na tayo ngayon sa lupain ng Dapicol. Ito sa right side na ito, sa kaliwa yata kay Florendo yan or Tadeco. So nga pala guys, na banggit ko sa inyo yung Tadeco kasi malaking bagay yan sa mga inmate, lalo na yung mga medium security or low security na mga preso. Kasi before, nakakapagtrabaho sila sa Tadeco, yung JVA agreement. So nakakaswildo sila buo guys, kahit half day lang yung trabaho, preso sila nun. At nandito tayo ngayon sa Crossing Dapco. So ito sa pakaliwa guys, papunta po yan ng Barangay AO Florendo sa Panabo. And then pag istritan mo yan guys, lalabas kayo doon sa crossing papunta ng Pantalan. So, ito guys, since pakanan tayo, diretso tayo ng Santo Tomas. So, dati, wala tong tulay na ito guys, hindi pa ito elevated na kalsada, siguro bahain ito dati. Kaya, nung ginawa na bagong tulay, in-elevate na lang din siguro. So, dito sa left side, I think ano rin yan siya, lupain yata ng Tadeco or siguro under sa Bucor, I don't know. Mahirap magsalita ngayon guys kasi may ongoing kasi na kaso regarding doon sa joint venture agreement. Sana ma-resolve na kasi ang ending naman dyan, ang nag-benefit naman talaga is yung mga inmate, yung mga preso. So nandito na tayo ngayon sa Davao Penal Colony or Dapicol. So sa right side, yun yung pinaka main na ano, yung penal farm. Doon naman sa kaliwa, doon yung ano, yung banana plantation. So minsan guys, nung hindi pa nagkaroon ng problema, may makita talaga kayong preso dyan nagtatrabaho. So kahit papano, natutulungan sila, nare-reform, magkaroon sila ng hanap buhay. And then luckily, yung mga preso na maganda ang record, nakaserve na ng sentence, na-employ din ng Tadeco as full time. O diba? Dagdag kaalaman lang guys, dati 2012 and below, 1968 yata, ang nagpapasada talaga dito is yung Panabo Bus, tsaka Santo Tomas Transit, at saka yung kilala natin ngayon na CC Liner. So cut ko muna guys, so nandito na tayo ngayon sa Crossing Tanglao sa, na nasasakop sa Brolio E. Duhali. So ayan, papunta yan dyan ng Barangay Tanglao. So ito na yung welcome gate ng Santo Tomas. So technically nasa Santo Tomas na tayo guys, ano? So yun, pasensya na kung medyo boring yung video guys ha. Kaliwa kanan, puro yan sa banana plantation. So mabalik tayo doon sa CC Liner guys. Maraming kumpanya ang CC Liner. May JRC Liner, CC Liner, CCJRC at saka itong Eco Cano. So sadly, I think they gave up the route and yun nga, nabenta sa Bachelor Express yung nasabing kumpanya. So sila ngayon ang dominado o solo nila itong lugar na ito. So dumaan na tayo guys sa Crossing La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out po dyan sa taga La Libertad guys. Pati na rin pala doon sa taga Barangay Tanglao. Shout out sa inyo dyan mga guys. Ingat palagi sa inyong mga biyahe. Sa totoo lang guys, ano, nung pumunta kami dyan sa relatives namin way back 1994 or 1995, nagkamulat na ako sa biyahe.
Rough road pa talaga itong lugar na ito, guys. So, dumaan na rin tayo sa Dapicol Female Correctional Facility. So, ito yung detention facility sa ating mga kababaihan na preso. And dumaan na rin po tayo sa Barangay NAFCO. So, ito yung NAFCO Central School. So, shout out dyan sa mga teacher at mga estudyante po dyan, mga guys. So, mapapansin ninyo, guys, pakunti ng pakunti yung ating sagingan dyan. Kasi nandito naman tayo sa Dapicol Boundary. So, ayan na po yung poblasyon ng Santo Tomas, guys. So, at least, puro building na, puro tindahan, puro bahay. Wala na yung kaliwat kanang sagingan. Pero sa totoo lang, guys, kahit boring lang yun, ang laking tulong nun sa mga tao, sa hindi lang sa kumpanya, ha, pati sa development na ating bansa, dahil ini-export yung mga saging na yan, guys, papuntang Japan, Korea, China, Saudi, Singapore at kung saan-saan man sa mundo. Hindi ko na yata na record yung Barangay Menzi. So shout out na lang po dyan, guys, sa taga Barangay Menzi, Santo Tomas, Davao del Norte. So malapit na po tayo sa pinakasentro ng Santo Tomas, guys, ano? If you are familiar with our last video nung nasa Piltranco 1752 ako, guys, nung Iron Man, way back March 26, 2023. So tatlong buwan na rin yung nakaraan, guys, ano? So nandito na tayo ngayon sa Crossing 1 or I think Feeder Road 1, Junction to Kinamayan. Papunta rin ng sentro ng Brolio E. Duhali at saka papunta rin ng Tagum City. So shout out dyan, guys, sa mga peeps natin dyan sa Crossing 1. So ayan, meron tayong kasalubong bachelor. I think papunta yata yun ng Davao or papunta yata ng Tagum. So ito na, guys, yung pinakasentro ng Santo Tomas. So malapit na yung stop natin. Pero papasok muna tayo saglit sa kanilang palengke, guys. So shout out dyan sa mga stall owners, mga trabahante diha sa palengke sa Santo Tomas, ano? Nakabalik din ako kasi may pakay din talaga ako dyan, guys. So yun, I think this is my 9th time na. So hindi ko na masabi kung ilang beses na ako pabalik-balik dito. At saka ito nga pala yung Santo Tomas Public Terminal. So technically, guys, nagpapark din ang bachelor dyan. At saka yung mga jeep papunta ng Tagum. So obligado magbayad ang ating mga bus at saka jeep ng terminal fee. At ito nga pala yung quote unquote market tunnel. Kasi kita nyo naman, parang tunnel eh. Oh. Next time magpitik ako dyan, guys. Maganda talaga tingnan yata yung bus na yung pumapasok sa parang tunnel-tunnel ng palengke. So palabas tayo nito ng palengke, guys, balik sa highway. Nakikita natin yung 7-Eleven. At nandito na tayo sa terminal ng Bachelor Express ng Santo Tomas. Ito nga pala yung dating terminal ng CC Liner. Dito rin nagsisleeping yung bachelor, guys, kung wala ng biyahe. So maraming salamat po sa crew ng Bachelor Express 4749. Shout out sa inyo, guys. Ingat po palagi sa inyong mga biyahe. Please subscribe to our channels in YouTube and Facebook, Perumingan Archives.